pakilala lang muna natin to, Ate Shanti. Yan, okay, sa blue side, I mean, tama, sa blue side natin, yan ang RPH, you have Lumiere, Silva Million for the Atlas, totoo na kiluwash para sa Tams, Kelv, BJ, Curie Patuti on the Esmeralda, Green para sa Kagura, and JP for his link. Yan, para naman sa Onic Indonesia, ladies and gentlemen, Drianna for the Selena, Rassi for the Skufra, Anti-Mage for the Masha, Sasa naman for the Xborg, and Sans Jago for this Roger. Okay, so kumbaga laban, parang ganito rin nakita natin laban kanina on series number 1 nung nakita natin Ling versus Roger. So nanalo kanina yung Roger. Question dito sa Pilipinas kung paano lang kukontrahin yung funnel Roger dahil napakasakit talaga ng Roger ngayon. Mga bestie up, so far ayun tinamaan na arrow yung buff mga besties. So nandito ang team Pilipinas para depensahan yan. Pinasok na ni Kiluwash para sabihin na huwag niyong pakialaman ang buff ni JP. Exactly. So for this kita nyo naman din na secured kagad nila dito ng RPH yung objective for Link kasi isa big factor yan. Isang napakalaking experience na ibibitaw sa kanya, ibibigay sa kanya to force this to level 4 kagad. Mo, second wave pa lang to ng minion. Almost 4 na kagad dito si Kuya Link natin. The reason why nakakuha siya ng blue and then orange. So kung naagaw sa kanya yon, laking problema. Sobrang delay siya if ever. Oo, tapos kahit isa doon, kailangan niya agad, kumbaga, kung gusto niya tumaba against this Onic Indonesian team. So far for Onic Indonesia, pinakagusto na ikutan dito is the bottom lane side. So for this kind of lineup for Onic Indonesia, they're more on a split push. So kailangan for Team Pilipinas naman, maging effective yung rotation nila on the top lane side para tumaba yung Esmeralda kasi kakailangan din nila si Esmeralda pagdating sa late game. So mas maganda kung mag-scale up agad yung damage niya. Exactly, tama ka dyan. So, if ever itong Esmeralda tumaba or kumunat, napakalaking tulong na to sa Aura PH, panigurado mga ibigan. So, sa mga nanonood nga dyan pala, mga besties, just ML and chill pa rin tayo dito. So, meron tayong free skin giveaway if you reach 20k you know? Viewers and also 2,000 shares. Ayan. Eh, paano? 2,000 shares? Yeah. Ay, by the way, guys, ano na tayo? 15k viewers na tayo, mga kaibigan. So, yung kakalimutan na i-share, tama dyan. Last 5k viewers. Sumusuporta na kayo sa bansa natin. No bias. Pero, may skin pa kayo na pwedeng makuha. So, tignan natin, guys, kung aangat mong RPH for the Grand Finals. So, for ano, ah? Magti 3 minutes na pa, pero wala pang casualty. Ganon kaingat yung mga teams natin ngayon. Oo nga, no? Kitang-kita, kita-kit sa Macdo. Na halos mailag yun lang. Speaking of the first blood, nabati ng konti. Pero hindi namin ginusto, syempre, na Philippines ang mapatay. Kahanap ng trade yan. Ito pwede sa mid, pero ayaw na lang din. Joke lang pala, mga bestie. Wapurt at grabe, ha? Hindi natin napansin yun. Paano sila nag-2v1 doon? Pero still, pa-kill. Most likely, siguro na ano, natamaan ang arrow doon. Pero kita natin yung damage ni Kiluwash. Maano din, mabilis din. Although for Onic Indonesia, maganda yung ginawa nila yun. Nakasira sila na Toro sa bottom lane. After killing Kiluwash, kumuha pa sila ng objective, which is very good for the team. Mahihirapan dito yung ano, yung Aura PH na umikot. And that is it! Panay din si Atlas, mga kaibigan, hindi na kinaya pa na makapag-set up ng play dito ang Aura PH. Yun. So, talagang malamig. Nakita-kita natin na parang nagsusubukan o nangangapa yung Aura PH na natang halata sa kanila. Hindi nila din na ginagawa aggressive play nila, pero eto na yun lang. Siling dito nalaglag yung turtle. Gustong subukin kunin, pero yun nga lang yung ulti. Ginamit na din. Naupo, wala nang buhay with that flicker out. JP, takas na. Pasok in, sabi lang panda si KLVJ. Dubili sa Esmeralda. Dapat ay pa ang dalawa. Membro ng Aura PH. Yes, sa kanyo ang turtle. Sa amin ang mga kapal kampinyo. Eto na. Wala nang buhay din si Rassi. Trying to escape. Yatapi ba? Pero no, nakalutas pa. Ayun. Nag-activate ang ano doon. Nag-activate ang passive ni Paritams natin. So, nice play there. Coming from Aura PH. Although for Onic, kailangan maging maingat sila in terms of pagpasok dito against Aura kasi nakita natin yung kayang i-produce na damage dito ng kanilang kalaban na team. So far for this panito for this Onic Indo squad, maganda na ang gawin nila is yung Masha, hindi muna nila ipasama pagdating sa team fight para dire-diretso lang yung pag-split push niya and magkaka-space dito yung kanyang team. Exactly. So for this mga kaibigan, napakaganda ng ano ng clash na yun, no. Yes, nakuha ng Indonesia yung turtle. At the end of the day, nakakuha naman ng trade ang Aura PH. At importante din sa Onic to delay the farms ng member ng Onic Indonesia. Heto na, nagkakita na naman there's a flicker na ginamit, pero disengage lang din muna sa isa't isa. Mahirap na, napakamaingat eh. Kitang-kita mo sa dalawa na halos oo, iba. Hindi sila, I mean, naglilinis sila ng galaw parehas both sides. Oh, at saka as much as possible, hindi nila pinipilit, pero tara, fatal links, mga kaibigan, we have the arrow, tinamaan dito si Atlas, sa Jago, ayun, turnaround kill pa para sa side dito ng Onic Indonesia, pero si Razzy na iwan, tapos of blades para kay JP, he is the
down, mga kaibigan. At si Drian, mukhang madadami na rin. Wala nga lang energy si parang JP natin. Pero the damage is there. Plus Creed. No, kung kitang-kita mo, binigay talaga ni Grid kay JP yung kill eh. Kaya nga, kitang-kita nga din yun. Tapos nakakita ko din na tinangke ni Esmeralda yung Torre. Hindi siya umalis hanggat di napapatay, di ba? So, what a role play for these three members of our PH. Talaga makikita mo na nagbibigayan, magkakampi talagang tunay yung chemistry nila nando doon. Present na present. Oo, kumbaga, dream, ay, basta mamaya na tayo. Dream Believe Survive. Dream Believe Survive. Oo, starstruck. Nakakalimutan ko yung quote ko, mga kaibigan. Inspirational quote pa naman din yun. But anyways, para sa ating laro, item check tayo, Direct Popey. So far, kita natin, we have the gold lead on the, I mean, we have the top farmer, which is this, ano to? Ling. This Ling, 3.9k. Hindi pala ako pwede mag-item check kasi haharang sa buong screen ko, okay? Dito, ayan. Tama pala yun. Singaling-aling dito, mga ibigan. So, top farmer natin siya dito, 4K. Ito na yung second, turtle of our game. Kukunin lang yung kanina, nakita nyo naman, unang turtle doon sa Onic Indonesia. Pero, nalagasan sila ng players. So, this time, tingnan natin, sino makakuha naman dito, talaga nagiging battlegrounds na ito. Ngayon nga lang, turtle has been taken by Roger. Tuloy pa din ang boxing. Fatal Lynx catches two. Nice! Tuloy din ang boxing si Drian doon. Napatay na makakatuwero sa Hans Jago. At siya, antidote. Oop! Nako, si Grid, mga kaibigan, buhay pa rin ang may payong dito dahil naulan, kailangan na kailangan siya pinotektahan dito ng Aura PH. Bouncing ball para kay Razzy, pero galit na galit. Oh, nice Tyrus Revenge, mga kaibigan, dahil doon, turnaround kill para sa side ng Onic Indonesia. Nakapatay pa ng dalawa because of that crowd control coming in from the Kufra. Lamang si Aura PH, pero dahil doon, nahabol pa, mga kaibigan, for that clash. Grabe, that performance from Onic Indonesia, sukat na sukat. Yung pinakita nila doon na nagalaw, no? Kahit na gano'ng, I mean, yung Aura PH nang gigil. Pero dahil nga kalkulado ng Onic PH yung, ng Onic Indonesia, sorry. Ng Onic Indonesia yung ano nila, yung damage diba? Or yung life din nila. Kayang-kaya nila mag-micro sa Aura PH. Sa bagay, tulad din ng isang pro player na nariko din na tropa. Kapag ka, I mean, syempre matagal ka na nag-Mobile Legends. Alam mo kung kaya mong patayin yung kalaban o hindi at alam mo din kung kaya kanyang patayin at hindi. Doon pa lang dapat alam mo nang i-judge yung galawan nyo pa lang sa isa't isa. Diba? True, para kabisado mo na yung hero na to na pang ilang hits, ito yung kukuhanin niya na damage and so on. So far dito for the both teams, ganun yung nangyayari. Kapag ka alam nilang kaya nila i-hold, why not? Malay mo maging maganda ang opportunity dito for the team. So, sorry ka pala sa 21k viewers natin dyan dahil dyan meron tayong giveaway sa inyo. Huwag kakalimutan sumali sa ating Just ML Battalion group. Doon po tayo, may post na po for the giveaway. Huwag kakalimutan mag-post. So far, going back sa ating laro, we have two destroyed turrets dito for the side of Aura PH. So, kailangan nilang humabol for that one. Knowing na may masha dito yung kalaban nila, kung push at push lang din, lalamang si Onic PH. So, exactly. Kailangan gumawa din ng space dito ng Aura PH. Ay, Onic PH tuloy. Onic Indo against Aura PH. Nasanay tayo, mga kaibigan. Siyempre, pusong Pilipino. Here comes JP. Nako po, nilalabanan si Atamage dito. Wala nang Yahoob. Oops, matay lang. Di naman sabay ulti si Kuya JP. Takas lang din, pero tuloy pa din. Here comes Creed as well. Doing some flame shots. Ako po, sabi lang banda na zone na rin. Ang mga kampe, si Razzy dito. Set up play. Eto na. Nako po, si Chan Paura na. Patay lang din. Double kill para kay JP. Taray, Chan Paura talaga. Bombong pangalan. Pero wolf form dito para kay Santiago. That is a double kill para sa kanya. Pero si Drian dito na iwan. Kel BJ, Refalling Starman, mga kaibigan, hinahabol dito, inaat-ngat din ang arrow. And a triple kill, maybe a maniac. Maniac, mga kaibigan, para kay Santiago sa ating laro. Full life with a killing spree emblem against this Aura PH squad. Napakaganda performance by Onic Indonesia. Onic Indonesia, grabe guys. Ito, grabe, mga kaibigan. If I'm not mistaken, ito yung ilan sa nag-champion ng MSC, no? Pero if not, correct me. And this time, pumapalag ang Onic Indonesia against the members of Aura PH. Nakakita ko na eh, Aura PH na yung ano eh, yung nagsimula nung gulo dun eh. Nakalamang na siya naapitas ang dalawa. Pero for that, Roger, tulad ng sinasabi natin, wag mo nang pa-free-hitin yung Roger. Kasi oras na maka-free-hit yan, tigta tatlong kalmot o apat na kalmot lang kayo niyan. Burado. Agad. Kaya siguro na din dito, kaya for Onic Indonesia, mas pinili talaga nila yung Kufra. Kasi mas gugustuhin mo na ang kakampi mo, I mean, mas gusto mo na kalaban mo ang Atlas kaysa Kufra kung Roger ka. Kasi pag nagkamali ka ng pagkatapos ng wolf form mo, automatic, mababouncing bolan ka. So, one reason na rin yan for Onic Indonesia. So, it's gonna be 10-12 for the score. Mga kaibigan, 10 minutes and 14 seconds in third game time. We have almost the same gold para sa ating dalawang team. So, hindi natin talaga masasabi kung sino ang lamang. Kasi tama yung sinabi ni Paring Sus kanina,
Onic ang ay Aura ang nagsimula ng team fight pero nabaliktad ng Onic PH tapos hindi rin malabanan kanina yung ano dito, yes, Onic Indonesia yan. Sorry po. Joke lang. Sorry mga bestua pero kahit ako nalilito din. Pero wala eh. Laban na muna dito para for me ni Ate Shanti, syempre gusto natin manalo yung Aura PH dito. Aurahan lang nila yung kayang-kayang nila yan. Pero yun nga lang sa top lane na upo. Si Kiluwa siya lang na tatakbuhin mo. Iwan ka na sa Dream. So may Vengeance lang. Ginamit na din. 2 against 1. Pumapalag pa. Si Kuya Tams natin. Naku po. Uy, muntik na muntik ka na. Kamutikan pa nga, mapatay si Auntie Mage mga beso. Pero kita natin damage ni, ano, ni Kiluwa. So imagine ko kasama siya sa teamfight. Pero nice setup play doon for Team Onic Indonesia. Talagang binawas nila yung possible na pwede maging frontliner dito for Aura PH. And possibly for Onic maganda or mas okay kung kumuha sila ng Lord dito. Although for Onic Indonesia, ang ano kasi dito, meron silang possible na kuhanin or mashup rin. Yakap mga kaibigan, here comes Razzy with bouncing ball, buhay pa rin. At last ang mapapatay dito plus the last insanity, Razzy is still alive. Dabi, that's the turnaround kill mga kaibigan. Nakita nyo na ba yung muntik? Isang one-hit na lang yun eh. Yung Kufra na yun pero still nabaliktad pa. That's the power of Purify eh, kung bakit kinakailangan. Kailangan ng Purify pagka may kalaban kang Kufra. Dahil ang Kufra, malupit man turn around ng clashes yan. Nang mag-setup ng play. Grabe yung hold na kaya niyang gawin. Kumbaga, grabe yung hold na pinapakita niya dito against Aura PH. Pang ilang beses na yun na nangyari actually na because of that. Actually, kahit yung first kill nga lang, tamaan niya dalawa. Ang laking delay na agad dito against Aura PH. So far for Onic Indonesia, napaganda pinapakita na nakita natin yung damage na dito ni Roger. He is now at road to Blade of Despair plus the Endless Battle and the Windtalker. So nandun yung movement speed niya tapos yung criticals niya. So let us see for Aura PH kung paano na dedepensa ng unang Lord na ibabato dito ng kanilang kalaban. Exactly, and for this 12-12-12 tayo, 12-12 sa score, 12 minute game time. Nako si Kiluwash dito bumabay time, nagpakita lang. Nako po, laban sa tatlo bumalik no, pero ito na yung mga kampi niya. Nako, takbuhan na pero kayang-kaya ni Kiluwash tankihin. Basta may mga katabi siyang minion and Lord, may source of spell bump siya. So, walang problema. And yung level 1 Lord, madedepensan lang din naman ganun kabilis ng Aura PH. On the other sides nga lang, yung tier 2 towers nila, ubus na. Wala na, nasira na. Kasi yung middle lane nasira, tapos si Masha, nagsira naman dun sa bottom lane side. So, tingnan natin guys, for this one, actually wala pa na naka-necklace of Durance. Oh, ay, hindi, may naka-necklace of Durance para sa side ng Onic Indonesia. Unlike para dito sa side, okay, we have JP on the Deadly Blade. Possibly, magbuo na siya for the Sea Halberd, so good yun. Kasi kailangan nilang ano dito eh. Kailangan nilang bawasan yung kay Masha or even the Roger para if ever magkaroon silang team fight, hindi na magiging problema pa for the team. Kunti for RPH, hindi na sila kanilang inhibitor turret or else papasukin sila dito ng Onic Indonesia at grabe magiging free-flowing no wig na meron sila split pusher which is the Masha. Exactly. So for this mga kaibigan, Masha, Anti-Mage 1-3-2 ang kanyang score, walang problema, hindi kailangan na kill chance, segue push, okay yan. Pero if you're going to take a look, meron siya ditong execute, so most likely, pag may humarang dyan sa kanya, kayang-kaya niyang pitasin din naman agad for that burst damage. Nakita ko na tong ganitong style na setup build ng Masha, yung bumuburst, ulti execute kaagad. So eto na, sa middle lane, ako po, gustong i-contest ng Onic Indonesia and Aura PH for this blue buff. My apology, pero eto na, naku po, disengage na yata. Ako, naago mga besi, walang buff dito si ano, walang buff si JP, so that is crucial mga kaibigan. Si Raplisha, hindi na nakapag-set up pa, talagang bilirs na dito ng Team Onic Indonesia, knowing na hindi din siya naka-heart tank na emblem guys, so napakalambot ng isang Atlas. Knowing natin, he only has this Dominance Ice para sa kanya item. So, physical damage per se, wala silang ilalaban dito, wala siyang pang-tapat against Onic Indonesia, so... For this Aura PH, kailangan talaga, ano yung set up play, pero hindi nila magawa. Hindi, kailangan nila dito mag-step up si KelVJ. Although maganda rin performance ni KelVJ, kailangan talaga ihabol pa. Naku, si Grid dun, lamatay din kagad real quick. Parang nag-ano yun ah, parang 1-2-3, pasok! Ayun, patay kagad. Then si Kagura dun, no? Sa loob pa ng base yun, heto na. For this Onic Indonesia, game number 1 pa lang to, ladies and gentlemen, nababasagan na ng tower din makagad, 14 minutes and 450 seconds, ulti lang din, sabay si Sasa, napatay, pero lalaban, there's an immortality, si Racy naman pala dun, Kiluwa should be taken down as well, shoutout to Sky JP, tatlo, napatay dito, 3-4-2-3, lumalaban ang Pilipinas, pero wipeout nga lang. OMG, sa ating game number 1, we'll go to Onic Indonesia.